malaki po connection yan sa kalusugan natin at pagkakaroon ng sakit. Alam ko, karamihan sa atin talaga may kaaway, di ba? Malilistan nyo yan sa kamay ninyo. May kaaway, hindi nyo mapatawad, talagang inis na inis kayo. Pero marami din sa atin, tumatanda na. At marami din sa atin, maraming sakit na nararamdaman. Sakit sa kamay, sakit sa likod, hindi makatulog, may high blood, may cancer, at kung ano-anong sakit. May connection po yan. Kaya sinabi nga, ito libre nga to eh. Napakahirap magpatawad, pero kung magagawa nyo to, unti-unti, wala namang biglaan, in 6 months, in 1 year, in 5 years, magiging superpower mo yan. Malaki ikagagaling sa sakit, iwas stroke, iwas heart attack. Yan. Maraming benefits ang pagpapatawad. Unang-una, mas maganda na relationship mo, hindi mo nakaaway, di ba? Merong kasabihan, magbibigay din ako mga important quotes para sa inyo. No permanent friends, only permanent interest. Common yan. Ibig sabihin, yung kaibigan mo ngayon, next time kaaway mo, yung kaaway mo, magiging kaibigan mo. Depende lang sa interest ninyo. Kung sino kakampi ngayon. Kaya walang permanent friends, only interest. Pangalawang kasabihan, don't burn bridges. Huwag mo sunugin yung tulay. Ibig sabihin, kahit galit na galit ka sa isang tao, huwag mong awayin. Kasi isang araw, kakailanganin mo siya. Hindi mo masasabi, kakailanganin mo siya. At pag inaway mo na, ikaw rin malulugi in the end. Maganda sa mental health, less anxiety, less stress, less depression, bababa blood pressure, mas malakas immune system. At pag nagpatawad, mahirap lang sa una, pero mababawasan ng sakit. Baka gumaling pa sa sakit, baka mawala sakit sa likod. Baka lumiit yung cancer, bumaba yung blood pressure. Actually, may pag-aaral yan. Hindi ito haka-haka. Nakita nila sa mga medical studies, yung mga nagpapatawad, ayan, oh, mas masaya sa buhay, greater satisfaction. Yung mga walang kaaway o bawas yung kaaway, hindi ninenervyos, hindi nalulungkot. Yung mga walang kaaway, mababa ang systolic at diastolic blood pressure, yung unang numero, pangalawa. Mas mababa, mas hindi high blood. Mas hindi sila naninigarilyo, mas hindi umiinom ng alak, hindi ninenervyos, hindi nadidepress. At nababawasan yung galit at chronic blaming, yung laging galit, laging inis. Actually, yung may kaaway nga, usually, mas mahirap din eh. Biro mo, may kaaway ka na, tapos wala ka pang pera, ang hirap-hirap nun. Diba? Paano ka lalaban? Wala naman tayo perang panlaban. Bukod dito, marami pang benefits ang pagpapatawad. Wala po nagpipilit nito, pero isipin nyo lang. Number one, 1 to 8 to. Number one, kung sa school, may kaaway ka, may nagbubully sa'yo, iwas ka sa gulo, iwas ka sa away, di ba? Number two, di ba? Ako nga, nung resident ako, hirap ako, may mga bully na resident. Pero kahit binubully, tiis lang, tiis. Hindi ako nagko-quit. Yan ang kasabihan. Never quit. Kahit pinapahirapan ka sa trabaho, sa school, o sa ano, pilitin mo wag mag-quit. Kasi pag nag-quit ka, talo ka eh. Imo ako, hindi ako nag-quit. Nagtiis tayo. Number three, pagdating sa competition sa business, sa school, kahit sa politika, puro away yan. Talaga hindi mo maiiwasan. Talagang meron talagang away. Wala tayong magagawa dyan. Pero in the end, pag hindi mo inaway yung ibang tao, makaiwas ka sa gulo. Kung hindi, tuloy-tuloy lang yung away nila. Number four, sa pamilya, very common to. Laging may kaaway. Kapatid, pinsan, inutangan. Walang mapapala eh, di ba? Walang mapapala yung away. Kayo, pamilya mo na nga, kaaway pa. Nanay, tatay mo, kaaway mo pa. Sino magpapautang sa'yo kundi pamilya mo? Sino tutulong kundi pamilya mo? Kaibigan tutulong, pwede, pero mas malayo sila eh. Family pa rin eh. May purpose kaya silang family mo. Number five, mas masarap ang tulog pag wala kang agrabyado, inagrabyado, wala kang tao niloloko. Number six, may money benefits ah, ang pagpapatawad. Siyempre, imbis na inuulit-ulit mo yung kaaway mo, binabantayan mo kung anong mangyayari sa kanya, kung mamalasin ba siya,
imbis na yan iniisip mo, mag-iisip ka na sa goal mo. Paano ka kumita ng pera, paano ka magtrabaho, paano ka mag-business. More time ka for yourself, di ba? And syempre dapat low profile lang kayo. Low profile, huwag mayabang, huwag magarbo para walang kaaway. Number 7, marami gusto competition eh. Diba? Kaya nag-aaway, kino-compare sarili nila. Ba't siya mayaman, tayo hindi. So, do not compete with others. Mag-compete ka lang sa sarili mo. Pwede naman sa sarili mo lang. Dati, ganito lang kaya ko. Ngayon, after 1 year, mas kaya ko na yun. Kanya-kanyang style. Hindi naman nag-uunahan eh. Walang unahan yan. Like ako, nag-graduate ako ng medical school. Sobra na ako late noon eh. 30 years old ako nang graduate. Natapos ako ng training, 38 years old na ako. Classmate ko, 32 years old pa lang. Sobra layo. Bakit? Eh, nag-stop ako 3 years, 4 years, maraming gulo. Diba? So, wala naman sa una, sa huli, kanya-kanyang panahon po yan. Okay? And number 8, actually, kahit sa bansa, may benefit yung cooperation, pagpakumbaba, you live to fight another day. So, marami siyang benefit. Ano, low blood at iba pa. Sa Bible, lagi yan sinasabi, di ba? Yan, no? Love your enemies nga, love and do good. Ito yung mga quotes. You release them from punishment. So, hindi ka mahihirapan, hindi rin sila mahihirapan. Don't celebrate their failures. Di ba? Kung may nangyaring masama sa kanila, tingnan mo naman sa Facebook at sa iba, pag may nangyaring masama sa isang sikat na tao, lahat nakatawa. Di ba? Buti nga sa'yo, karma is coming. Para ke? Lahat naman mamamatay. Parang, para saan pa yun? Di ba? Para saan? Para saan na matutuwa tayo na nagkasakit? Hindi ka naman inaano, hindi mo naman kilala yung tao. Di ba? Treat them the way you want to be treated. Stop dwelling on the past. Don't speak poorly of the offender. Yan. Pero dito sa atin, puro bashing ang alam. Kasi lahat ng kakamali eh. Kaya nga sa Bible, forgive others, di ba? Di ba? As we forgive our sins. Ganun din kasi lahat kasi nagkakamali. Sa mga mag-asawa, sa mag-partner, very important yung forgiveness. Apology, patience, rebuild trust. Siyempre, may away yan eh. May issue talaga yan eh. Wala naman perfect eh. Willingness to make amends, willingness to forgive para umayos din yung pamilya. Bukod sa pagpapatawad sa iba, ito ang isang malaking problema. Marami hindi pinapatawad sarili nila. Marami galit sa sarili. Hindi nila alam. Bakit? Siyempre, lahat tayo nagkamali eh. Nagkamali tayo dati. Nagigilty tayo. Ba't natin ginawa yun? Eh, ang pagkakamali natin, for self-forgiveness, lahat nagkakamali, learning experience. Siyempre, nag-aaral ka pa. Hindi mo alam ano tama, ano mali. So, pag tayo nagkamali, hihingi tayo ng tawad. Diba? So, palitan lang yan eh. Hindi lang naman yung tao may kasalanan sa atin. Tayo rin, marami rin tayong nagawa. Nung bata pa tayo, nung reckless pa tayo. So, mag-a-apologize. Make mistake, own your mistake, and repair what you can. Ano, forgive anyone. Hindi to madali. Pero pag nagawa nyo, mas masarap ang buhay. Lalo na pag senior na. Pag senior na, parang aanhin pa yung away. May mga magagandang quotes for forgiveness. You heal your heart with forgiveness. Mas hindi magkaka-heart attack at stroke. You become more powerful when you forgive. Siyempre, relax ka na. You fill your soul with forgiveness rather than anger. Forgiveness can turn sorrow into hope. Na feeling mo luging-lugi ka na, okay pa pala. Minsan kailangan yung mga issue-issue sa buhay eh, para mas umayos. May purpose yan eh. May purpose. Kahit negatibo. And lastly, si Jesus nga, kita mo, napako na eh. Pinatawad pa yung nagpako sa kanya eh. So, in the light of all God has forgiven us, parang yung atin, maliit na issue lang to. Hindi naman sinasabi pag forgiveness, okay na yung gumawa ng masama, ng api, ng abuse. Ibig lang sabihin, tinatanggal mo lang yung connection mo sa kanya. You free yourself from anger, resentment, at yung lagi mo iniisip paano sila gagantihan. Yun lang ang nilalayo mo. So, yun lang po. Habang buhay pa yung
tao, mas maganda magpatawad din tayo kasi ganun po. At pag nagawa natin to slowly, gaganda buhay, magiging mas healthy, at darating na po ang mga blessings. Salamat po.